Hello guys, welcome back to my channel, Nico here. So ayan, nagagayak ako ngayon for the pagdungaw ng mahal na birhen namin. So ang gagawin ko talaga dyan is, actually na-set up ko na yung lamesa. Gagayakan ko na lang ng flowers and then anything like yung ilaw. Yun, tapos ayan, nailagay ko na yung backdrop, nailagay ko na yung lamesa, nailagay ko muna dyan yung Mama Mary para malaman ko kung gaano kataas ang flowers nila. Kasi hindi dapat natin mas patataasin ang bulaklak kaysa birhen. Kailangan makikita yung birhen. So yan, ginayakan ko yan, September 7. Hapon na yan, mga 4 na, 5, 6 ako natapos niyan eh. So ayun, tapos kinuha ko yung damit mga 7 na tayo na 8 ko na nakuha yung damit niya tabi. So ayan, pinagayakan namin siya for tomorrow kasi yung setup na yan talaga para sa dungaw kinabukasan, which is the birthday of the Blessed Virgin Mary, which is September 8. So late upload na to, pero nakikita nyo naman nagagayak ako dyan. So kung makikita nyo, simplihan lang, galing sa garden namin yung mga dahon, tapos bumili ako ng anthuriums. Ang mahal pala ng anthurium, no? Simplihan lang natin. Tapos yung mga ibang bulaklak galing naman dun sa likod ng bahay ng lola ko. So ayan, gayak-gayak tayo dyan, dahon-dahon. Pero ano, panoorin nyo na lang yung video kung paano ako magdahon-dahon dyan. So hindi ko lang kung tawag sa dahon na yan, pero ang ganda niyang gamitin and nagpa-plant ako niyan para mapadami. Tapos palmera naglagay din ako. So ngayon, wala akong nabiling floral foam. So ang ginawa ko, kumuha ako ng lupa, nilagay ko sa roll bag, binasa ako ng slight para may pantusok lang. So ayun, tinusok ko lang sa lupa na may tubig na kaunti ha, yung para magbumuha lang siyang clay. Basta wag na wag nyo siyang babasahin mabuti. So ayan, gunting namin mapurol, hindi maganda sa ano. So ayan, gayak-gayak dito, gayak-gayak doon, taba ako pa nga dyan, look, tignan nyo. Pagpasensya nyo na yung damit ni Papa ha, hindi ako prepared. So ayun, kumuha ko ng palmera, kaya nag-cut ako ng video. Lagyan ko ng palmera yan. So ang ginawa ko dyan, kaya ako nilagyan ng palmera para mas, ano, hindi naman yung ano, we need some texture din naman kasi lalo na walang gaano flowers, we need to put some texture. Babawi na lang tayo sa mga dahon like palmera. I want it to be a tropical theme. Pero yun na kasi yung budget natin eh, walang tayong ganun budget yan. So yan, gayak-gayak dito, gayak-gayak doon. Tapos ayan, umalis ako kasi kulang yung palmera. Kumana naman ang palmera. So hindi maganda yung position ng camera kasi wala talaga ako sa mood niyan nung magagayak ako. And plants namin yan. So yung kumuha pa ako dun sa ano, talagang ano namin yan, garden talaga, sa garden lang kinuha. So ayan, nagagayak tayo. So after ko gayakan ng dahon, then ko ilalagay ang mga bulaklak. So ayun lang. Sige, manood muna kayo dyan kung paano ako mag-ano.
ayan, nandyan ako, nagdadahon pa rin, pero okay na yan, makapal-kapal na ang gawa ko dyan. So as you can see, hindi pa rin ako nakontento, gayak pa. Sige, dahon pa Nico, dahon pa. Dadahon ako dyan. Kalbo na ang halaman mo Nico. So ayan. Ayan na, maglalagay na ako ng flower, which is anthuriums. Nabili ko ata yung 350, mahal din kasi ang anthurium eh. Pero in fairness naman, yung anthurium na ginamit kong panggayak, umabot siya actually mga 3 weeks, nakalagay, nakababad lang sa tubig. Ayan na, naglalagay na ako ng dahon. Ayan na, ng flowers. So that's the anthurium, maliliit lang siya, perfect for the image. Kasi maliit lang din naman si Inay. So ayun, dapat ang ano, bulaklak, may ano, sinusukat ko yan. Hindi akong tusok ng tusok, basta ayan, nakasukat yan, nandyan lang yan. So ayan, tusok dito, tusok doon, tusok dyan. So ayan, anthurium pa. So dahil nga wala tayong budget at budgetly friendly lang, bumili lang ako ng isang ganyan. So ang ano kasi, yung mga tiko ng ulo ng anthurium, ang hirap niyang ipanggayak. Kasi yung iba nakaano sa left, nakaano naman yung iba sa right. So ngayon, hindi mo alam kung paano ang gagawin. So ngayon, ang ginagawa ko, chine-check ko yung mga head ng flowers if naka-right or naka-left para mas madali siya ipanggaya. So ayan, cut-cut lang, cut dito, cut doon. So ayan. Actually, nung flower na ang ilalagay, nabuhay yung mga dahon. Actually, talaga. Nakakabuhay talaga ang mga flowers sa mga dahon. So, ayan. Tusok-tusok lang tayo hanggang maubos ang flowers. So, ang turn yung mga expect ko, mapupuno siya. Pero, dahil nga 12 pieces lang siya, one bundle, hindi siya nabuo. Kumbaga, gilid-gilid lang. Pero don't worry, meron namang flowers na galing sa lola ko. Mukha siyang, ano, baby's breath ba ang tawag doon? Hindi ko alam. Basta iyon, nakaano lang siya doon. So ngayon, pinupuputol namin ng cousin ko yun. Tapos ayan, pinanggayak namin dyan. Makikita nyo mamaya yun. Actually, ang dami namin nakuha nun, kaya pinuno na rin namin pati yung baba. So ayan, bumili ako niyan. Ganda, diba? Ganda-ganda ng ano, kaya. Hindi pa nga tapos. Ang ganda na. Mamaya makikita nyo din ng ganda ng gawa niya. Promise. And alam nyo naman, para kay Maria natin gagawin yan. So ayan, gayak tayo ng gayak. Gayak lang ng gayak. Actually, sabi ko sa sarili ko, magastos talaga ang fresh flowers. Eh, at that moment, wala naman akong available na paper flowers kasi nga, diba, nasira na sila. Nagsusunog ko na. Laman naman, you know. So, ayan. Gagayak lang tayo. Actually, ang plano ko talaga, paper flowers ang gagawin ko. Kaso nakakatamad ng gumawa. At saka, gahul na sa oras. Eh, kasi ako, hindi ko naman expect na kinabukasan na 8. Nagulat ako, 8 na pala kinabukasan, 7 na ako napaisip. So talaga yan, rush yan. Buti na lang may mga tanim akong halaman. Actually, dapat lalagyan ko pa ng kalachuchi yan. Kaso sabi ko, wag na, okay na yan. Pwede na yan, simple the better. Huwag kang masyadong tsakang umano. Dapat, simplehan na lang. At saka main focus lang naman natin dyan, diba, yung image. So, ayun, daldal ako ng daldal, labang kayo, ginugulo ko, nag-ano, daldal ako. So, ayan, papakita ko sa inyo yun, mga nagawa ko, ayan na siya, diba, nakita nyo, ang ganda, diba, ang bilis lang, hahaha. Ayan, kukunin ko na yung isa pang project natin, yung isa nating kind of flowers. Hindi ko alam kung nagtawag sa flowers na yun eh. Pero mukha siyang ano, pwede naman pang gaya ko, actually, pero... Alam nyo guys, kinabukasan kasi iniwan ko yung gayak na ganyan. Ngayon ako kinabukasan, pinagkakainan ng manok. Visit yung mga manok namin. Pagpasensya mo na. Ngayon, haba naman persensya na. So, nung fiesta na, ayun, nung birthday na niya, 3 p.m. nag-grocery kami ng family. And then, yun, mga 6, kinlose na namin yung gate.
Marami-rami din naman nagdasal dyan kahit umuulan nung panahon na yan. Yes, umuulan po yan. Buti nga hindi umanggi. Buti nga hindi umano humanggi. So ayun, tapos na yung video. Thank you for watching. Like, subscribe.